Year 2011, nangyari ang isa sa mga pinaka-unforgettable moments sa Philippine basketball. Yun ay nang magpunta ang ilang mga NBA stars sa ating bansa. Binuo ang Smart All-Stars nun na JaVale McGee, Derek Williams, Tyreek Evans, Derek Fisher, James Harden, Derek Rose, Chris Paul, Kevin Durant, at Kobe Bryant. At hindi lamang sila basta bumisita nun. Nakipaglaro pa sila sa ating PBA All-Stars at maging sa Smart Gilas na ating national team. Sa video na ito ay tara't balikan ang pangyayaring yan at alamin kung paano nga ba yon naging posibilidad. Sa history ng NBA, apat na beses pa lamang nangyayari na nagtigil operasyon ng pinakamalaking liga ng basketball sa buong mundo o yung tinatawag na NBA lockout. Nangyari ito noong 1995, 1996 at 1998-99 season. Pero ang pinaka-latest na lockout na nangyari ay noong 2011. Noong July 1 ng taong yon, nag-decide ang mga NBA team owners na itigil muna ang lahat matapos mag-expire ang collective bargaining agreement. Ang ilan sa mga main issues noon ay tungkol sa sahod ng mga players, trades, small market teams, at revenue distribution. Gawa nito ay bawal munang maglaro ang mga NBA players. Bawal din nilang ma-access ang mga NBA facilities, trainers, at staff. At para naman sa mga teams ay bawal silang mag-trade, sign, o kahit i-contact ang mga players habang lockout. Ang gustong mangyari ng mga teams noon ay bawasan from 57% to 47% ang basketball-related income na nakukuha ng mga players. Bukod pa ron ay gusto rin nilang magkaroon ng mga non-guaranteed contracts na makapagbibigay sa kanila ng freedom na i-cut o renegotiate ang kontrata ng isang underperforming player. Sa kabilang banda naman, ang gusto lamang o kaya lamang ng mga players ay hanggang 53% lang ng BRI. Hindi kaya yung 47% na unang pre-propose ng mga teams. Pahirapan talaga ang nangyari nun dahil ang claim ay nalugi na raw ang liga ng $300 million sa nagdaang season bago ang lockout at inaasahang malulugi na naman sila ng ganung kalaki sa season na yon kaya gusto nila ng decrease sa sahod ng mga players. Dumaan pa sa maraming mga negosasyon pero eventually ay nagkaroon din naman ng agreement ang both sides kaya ngayon meron tayong 2020-21 NBA season na napapanood. Pero yun nga, 2011 lockout ang naging rason kaya naging posibilidad ang paglalaro ng ilang mga NBA players sa Pilipinas. Matatandaan na nakabalik naman muli ang mga NBA stars dito noong 2014, yung tinawag na PLDT Home, The Last Home Stand na inorganisa ng EWP kaya nakarating sa bansa sina Kyle Lowry, Damian Lillard, Brandon Jennings, Demar DeRozan, Terrence Ross, James Harden at Kawhi Leonard. Pero napakalayo nito sa nangyari noong 2011 Smart All-Stars. Wala na kasing lockout noong 2014 kaya na-warningan ang mga NBA players ilang oras bago ang laro na kung tutuloy sila ay maaari silang patawan ng penalties at suspension ng NBA. Dahil syempre wala nga itong basbas ng liga. Kaya hindi nangyari ang 5v5 game at parang basketball clinic na lamang ang isinagawa. Maraming na-disappoint na fans nun at gusto ng refund dahil napakalayo nito sa nangyari nung sa Smart All-Stars. Mas malaya kasi noong 2011 ng mga NBA players na gawin ang gusto nila dahil sa NBA lockout. Si Kobe Bryant nga nagawa pang makisali sa laro ng UAAP All-Stars at Gilas. Nagsuot lamang siya ng jersey ng FEU, laro na kagad. Natalo man si Kobe sa laro, sobrang priceless naman ang memories nun para sa mga players at fans dahil hindi naman nila inaasahang mapapanood nilang maglaro si Kobe. Ipinakita niya nun sa mga fans ang kanyang mga post moves at dumakdak pa. Kumbaga nagbayad ka nga pero mas mahal ng di hamak yung value na nakuha mo bilang fan. At syempre yung mga players din ay hindi malilimutan na merong parte ng kanilang basketball career na nakasama nila sa loob ng court ang isang Kobe Bryant. Ilang araw ang lumipas matapos niyan, ang laban naman ni Kobe kontra PBA All-Stars ang nangyari. Dakdakan at malulupit na mga plays ang nasaksihan natin nun. Mga alley-oop dunks ang nakakapagpahiyaw ng malakas sa mga fans nun. Pati na rin ang mga isolation plays ni KD at block party ni McGee. Sa dulo, umalagwa ang Smart All-Stars, 131-105. Pinangunahan ni JaVale ang team with 25 points. Pangunahing receiver kasi siya ng mga alley-oop passes at magagandang dish. Samantala, si KD naman ay nakapagtala ng 22 points, Harden with 16, Bryant 12, Paul 11 at Rose with 9 points. Sa PBA selection, si Arwin Santos naman ang nanguna with 25 points. Sinundan lamang siya ng Pingris with 9 at David with 8 points. Sa sumunod na araw, ang Gilas naman ang nakaharap ng mga NBA stars. Ito naging mas dikit ang laban. Natapos ang laro ng siyam lamang ang kalamangan ng Smart All-Stars, 98-89. Pero syempre, wag nating gaanong seryosohin ang parte na yon. This is just an exhibition game after all. Pinaka hindi malilimutang pangyayari sa laro na ito ay nang madakdakan ni Japheth Aguilar si KD na sumubok tapalin siya.
Isa pa ay nang dumating din si Senator Manny Pacquiao noong fourth quarter at umagaw ng atensyon ng mga NBA stars. Nakipagkulitan pa nga sa kanya noon si Chris Paul. Natapos ang game nang merong 17 points si Black Mamba, magiging and KD with 16 at Harden with 15. Sa Smart Gila, si Cassio naman ang nanguna with 16 points. Sinundan ni Doubtit na merong 14, Lutz 12, Ontiveros 11, at Lassiter with 9 points. Tunay na hindi malilimutan tong taon na ito, no? Para sa ating mga Filipino basketball fans. Bata pa ako nito and I remember the excitement habang pinapanood ko sila sa TV. At hanggang ngayon, sariwa pa rin ito sa isip ko. Hindi man maganda ang imahe ng NBA lockout sa US, magandang alaala naman ang dinulot nito sa Philippine basketball. Na bagay na hindi siguro mangyayari kung hindi dahil doon. Sana in the future, mangyari muli itong paglalaro ng mga NBA All-Stars sa bansa, di ba? Kontra sa mga Filipino players. Pero as a fan, kahit siguro yung mga NBA preseason games lang in the future, kapag okay na ang buong mundo, masaya na tayo. Mga Utah Jazz game, ganon. Yon mga pare ko, ikaw, anong moment ang pinaka hindi mo malilimutan ng 2011 Smart Ultimate All-Star Weekend? I-commento lamang yan sa ibaba. I-like na rin ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. May pag-giveaway tayo rin ng pare ko'y basketball shirt every week. This is W Gameplay. Thanks for watching mga pare ko. Bye-bye.